Magandang araw po sa inyo, Sir Bob, at sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Rico. Itong kwento ay tungkol sa karanasan namin ng mga kaibigan ko. Nangyari to noong nag-outing kaming apat sa isang tagong beach resort. Literal na tago yun dahil napakakitid na ng daanan papasok dito at wala nang gaanong pamamahay. At dahil nga sa gusto naming masolo ang lugar, ay doon namin napiling pumunta. Mga bandang alas 10 ng umaga kami nakarating doon. Binalak pa naming mag-overnight para masulit ang bonding naming apat na bihira na lang mangyari noon. Magkakaibigan na kasi kami mula pa nung elementary. Puro kami mga lalaki. Hanggang sa magkolehiyo na, hindi kami nawalan ng komunikasyon kahit na magkakaiba kami ng university noon. Nagdala na lang kami ng tent at ng ilang mga gagamitin namin sa pag-overnight. At syempre, hindi mawawala ang alak. Pagkatapos kumain, ay naglibot-libot muna kami noon. Napansin naming wala talagang kabahayan sa bahaging iyon ng resort. Puro-puro ng nyog at kung ano-anong mga puno lang ang andoon. Kung titingnan, ay medyo nakakakilabot ang lugar. Lalo na at puro kakahuyan ang andoon. Kung ano man ang mangyari sa amin, ay parang walang makakaalam. Pero siniguro naman namin na wala sa aming mangyayaring masama. Kaya nung maghahapon na, ay hindi na kami naligo. Naghanda na lang kami noon ng kakainin at ng inumin. Habang abala kami noon sa paglalagay ng mga pagkain sa nilatag naming sapin sa buhangin, ay may nakita kaming isang matandang lalaki. May bitbit itong parang basket. Lumapit ito sa amin at inalok kami ng dala nitong napag-alaman naming karne pala ng baboy. Mura daw yon dahil sariling katay nila. Masarap daw yung ihawin at pampulutan dahil magkahalong taba at laman. Nakumbinsi naman kami noon dahil kulang din yung dala naming ulam at masarap nga ang mag-ihaw sa tabi ng dagat. Nang maluto ang nabili naming karne ng baboy sa sobrang murang halaga lang ay pinagsaluhan na naming tatlo yon. High blood kasi yung isa sa amin kaya yung isang inihaw lang yung kinain niya. Kwentuhan at tawanan lang kami habang nagiinuman nun. Kanya-kanyang kwento ng mga kalokohan. Hanggang sa maramdaman ko nun na may amats na ako. Ganun din ang mga kasama ko. Nagkayayaan na kami nung matulog. Nasa kalagitnaan nun ng gabi nang magising ako. Pairamdam ko kasi ay parang may gumagalaw sa loob ng tiyan ko. Sobrang sakit nun na para bang may humahalukay sa bituka. Maya-maya ay narinig kong dumaing ang isa kong kaibigan. Nang tutukan ko siya ng flashlight ng cellphone ko, ay nakita kong namimilipit siya. Bigla namang lumabas ng tent ang isa ko pang kaibigan. Napahiyaw ako nun bigla, nang muli na namang parang pinipiga yung bituka ko. Narinig kong sumusuka na yung kaibigan kong lumabas ng tent, habang yung isa naming kaibigan ay hindi alam ang gagawin sa amin. Siya lang yung hindi kumain ng karne ng baboy na binenta sa amin ng matanda dahil nga may high blood siya. Maya-maya, pinuntahan niya yung kaibigan naming namimilipit. Matapos yun, ay hinaplos naman niya yung likod ng sumusuka. Lumapit din siya sa akin para pakalamhin ako. Natataranta na siya noon kung sinong uunahin sa amin at kung ano raw ba ang nangyari sa aming tatlo. Pinagliligpit na niya yung gamit namin. Dadalhin niya daw kami sa ospital. Isa-isa niya kaming inakay. Panaysuka pa rin yung isa naming kasamahan, pero medyo nahimasmasan na. Hindi pa rin nawawala ang pananakit ng tiyan ko. Ganun din yung isa naming kaibigan na hawak pa ang tiyan habang pasakay na sasakyan. Pairamdam ko noon, Sir Bob, ay parang papapanawan na ako ng ulirat sa sobrang sakit. Sa kalagitnaan nga ng biyahe namin ay nawala ng malay yung isa naming kaibigan. Tinakbo kami noon sa emergency. Lumabas na food poisoning ang nangyari. Sunod-sunod na ang pagsusuka ko noon. Naabutan pa ako ni Lola sa ganoong sitwasyon. Kung ano raw ba ang nakain ko at nalason kami. Sinabi kong yung baon lang namin at yung nabili naming karne ng baboy mula sa matanda. Bakit daw kami bumibili sa di naman namin kakilala o sa mga naglalako sa tagong lugar? Baka raw sinadya kaming nasunin, kaya kailangan daw mailabas lahat ng mga nakain ko. Umuwi nun si Lola at bumalik kinagabihan.
may dala siyang isang botelya na may lamang langis. Hiningi daw niya yon mula sa kaibigan niyang manggagamot. Kahit diring-diri akong inumin yon dahil sa kakaibang amoy, ay pinilit ko na lang lunukin. Pagkainom ko noon ay parang hinalukay yung tiyan ko at gustong lumabas lahat ng kinain ko. Suka ako ng suka hanggang sa manghina ako noon, Sir Bob. Nakita ko na yung laman ng iniluwa ko. Malapot yun na parang dugo, pero parang kulay itim o maapal na kulay berde. Yung parang lumot pero liquid. Sobrang baho din noon na agad pinunasan ni Lola at ipinasok sa plastic. Akala ko nga ay itatapon niya yon, pero dinala daw niya yon sa kaibigan niyang manggagamot. Napagtataka naman noon dahil lang matapos kong masuka ay biglang umayos ang pairamdam ko. Nawala ang pananakit ng tiyan ko. Naatulog ako noon ng maayos. Pagising ko ay bumalik na yung sigla ko. Nakalabas na ako noon ng ospital kinabukasan. Yung isang kaibigan namin ay hindi pa rin maayos ang lagay. Pinakiusapan ko naman noon si Lola na painumin din siya ng pinainom sa akin. Humingi siya ulit noon sa kaibigan niya. At katulad ko ay umayos din ang kalagayan ng kaibigan ko noon. Sumunod na araw ay isinama kami ni Lola sa kaibigan niyang manggagamot, pati yung isa pa naming kasama na nagsuka at di na naospital. Sinabi ni Lola na kailangang masiguro na wala nang lason sa katawan namin, dahil kung meron pa daw ay baka kumalat yon sa katawan. Kung hindi daw kami mamamatay ay baka mahawaan kami ng pagiging aswang ng nagbenta sa amin ng karne. Nagulat kami noon sa sinabi niya at ng manggagamot. Aswang daw talaga yung nagbenta sa amin ng karne ng baboy. May laway daw nito ang karneng nabili namin. May orasyon din daw yon at lason. May pinainom ulit sa amin yung manggagamot para tuluyang mawala ang natitirang laway at lason nito sa atawan namin. Nalaman pala nito doon sa suka kong plinastic ni Lola. Simula noon, naging maselan na ako sa pamimili ng karne at hindi na rin ako bumibili ng kahit anong nilalako na pagkain. Ayoko na rin kasing maging biktima ng food poisoning man o pagkaaswang. Hello po sa lahat. Ako si Melissa at meron akong nakakakilabot na karanasan na gusto kong ishare sa inyo. Ito ay tungkol sa karanasan namin sa isang bahay sa baryong pinuntahan namin. Nasa college na kami noon at may isa kaming kaklase na namatayan ng nanay. Apat kami nagpunta sa kanila. Ang totoo ay wala sa aming may alam kung saan talaga ang eksaktong kinaroroonan ng bahay nila. Sinabi lang ng classmate namin ang pangalan ng baryo at ang palatandaan papasok sa kanila. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan eksakto, pero sa may bandang Laguna po ito. Kilala naman daw doon ang tatay niyang tricycle driver. May dala naman kaming dalawang motorsiklo. Isa lang ang kasama naming lalaki at pinsan yun ng kaibigan namin. Pangalanan na lang natin silang Jasper at ang kaibigan kong si Mayla at Tina. Ang kasi Jasper ang pinsan niyang si Tina at ang kasama na ko ni Mayla. Halos isang oras din ang biyahe namin nang maarating sa baryo ng kaklase namin. Akala nga namin noon ay madali na lang, pero ang totoo ay kung saan saan kami napadpad. May nakita kaming bahay na madami-dami na rin tao, so inakala namin na yun na yung pakay namin. Pinuntahan namin ang bahay na yon at mukha ngang may lamay. Nakahinga kami ng maluwag kasi ang akala nga namin ay yun na yon. Pero nang magtanong kami ay mali ang napuntahan naming lamay. Nagre-reklamo na noon si Jasper at ang sabi ay gutom na raw siya. Bigla naman kaming nahiya noon, nangyayain kaming kumain ng asawa ng namatay. Lalaki ang nakaburol at naatakip ang kabaong nito, kaya hindi namin nakita ang itsura. Hindi na rin kami naatanggi pa noon dahil pinilit na rin kami ng babaeng namatayan. Natingin sa amin ang ilang mga naroon, kaya pumasok na kami sa bahay nila.
nakita ko natakam agad si Jasper nang makita ang mga inihain sa amin. Karni kasi yun na may sarsa. Takam na takam siya habang kumakain kami. Ako naman ay nagdadalawang isip noon na kumain ng karne. Natandaan ko kasi na bili ni na mama na huwag kaming kakain ng karne o anumang ialok sa aming pagkain nang di namin kakilala. Kaya yung biskwit na naapatong sa mesa ang kinain ko na lang. Tuwang-tuwa pa nun si Jasper nang matapos kumain. Nabusog daw siya. Hindi din gaanong kumain noon si na Myla. Parang iba raw kasi ang amoy ng karne. Baka daw karne yun ng baka o kalabaw. Basta, masarap daw yon sabi ni Jasper. Nang maapagpahinga kami ng kaunti, ay nagpasalamat na kami at nagpaalam ng umalis. Nang biglang sabihin ni Tina na naiihi siya, kaya nakiihi muna kami sa kanila. Nasa likod ng bahay ang banyo. Sinamahan kami noon ng batang anak ng babae. Ilang metro din ang layo noon sa bahay nila. Pagkaturo ng bata ay iniwan na niya kami ni Tina. Nadaanan pa namin noon ang nagluluto ng ulam sa lamay. Habang umiihi noon si Tina sa loob ng banyo, andoon na ako sa labas at naghihintay, nagmamasid-masid. Napatingin ako sa nagluluto. Nagtatawanan pa ang mga yon at patingin-tingin sa kinaroroonan namin. Umiwas na lang ako ng tingin noon. Nang pabalik na kami, ay hindi ko maiwasang tingnan ang niluluto nila. Ganun na lang ang pagkasindak ko nang may makita akong ulo ng aso na naatusok sa isang kawayan. Tiningnan ko pa ulit dahil baka ako na mali lang ako. Baka kambing lang yon. Pero nang tingnan ko ulit ay nasigurado kong ulo nga talaga ng aso. Bigla akong nandiri noon sa kinain ni Jasper na karne. Alam kong may kumakati naman talaga ng mga aso, pero dog lover kasi ako at noong mga panahon na yon ay ipinagbabawal na ang pagpatay at pagkatay ng aso. Kaya awang-awa ako sa nakita ko. Tinuro naman sa amin ng napagtanungan namin ang bahay ng kaklasiko. Nasa sumunod pa na likuan yon. Pagkahinto na pagkahinto namin ay mabilis nang bumaba ng motor si Jasper. Nagsusuka siya noon sa may damuhan na nasa harap lang mismo ng bahay ng kaklase naming may lamay. Nang makita niya kami, ay agad niya kaming nilapitan. Tinanong pa niya kung anong nangyari kay Jasper. Hindi rin namin alam kung anong nangyari noon sa kanya. Nang mahimasmasan siya, ay nagkuwento siya sa amin. Bigla raw kasing humilab ang tiyan niya at di niya mapigilang inuwa yung kinain niya. Nakakadiri daw nung nakita niya yung iniluwa niya. Hindi na ako tumingin noon, pero nakita ni na Myla, Tina at yung kaklase naming si Joanne. Ang sabi nila ay parang may buhok-buhok daw at parang maliliit na insekto ang nasama sa suka ni Jasper. Naapagtatakang may ganun sa suka niya, gayong hindi naman ganun ang kinain niya. Kinausap kami noon ng lola at mga kamag-anakan ni Joanne. Tinanong nila kung saan daw kami nagpunta at nakikain. Nang sabihin namin yung lugar, ay napamura na lang sila noon. Sa dinami-dami raw nang pwede naming mapuntahan, eh doon pa daw talaga sa pamilyang yon. Hindi raw nila alam kung sadyang carnivorous ang mga yon o may mga lahing aswang dahil sa napapabalitang mga nawawalang hayop. Ang karamihan nga doon ay mga aso. Ang pamilya daw na yon ang tinuturong nangunguha. Namatay daw ang asawang lalaki dahil sa taga sa likod. Hindi raw yun gumaling dahil hindi daw maabot ng dila nito. Kinilabutan kami sa kwento nila, lalo na si Jasper na nakakain mismo ang inihain nilang karne. Napatunayan ko talagang aso yung nakita kong kinatay nila. Nagsuka ulit noon si Jasper. Pilit niyang sinusundot ang lalamunan para mailabas lahat ng kinain niya. Pinainom siya noon ng pinakuluang dahon ng ampalaya. Sobrang pait noon na nailabas niya lahat ng nakain niya ng araw na yon. Kaya pala ganoon ang lumabas sa mga iniluwa niya. Nakakadiri lang. Buti na lang at wala namang masamang nangyari sa amin. Kung hindi raw yun naisuka ni Jasper, ay baka nahawaan na raw siya. Doon na kami nagpalipas ng gabi sa kaklase namin.
hindi na kami pinayagan pang umuwi dahil baka may mangyari pa sa amin sa daan at gabi na rin. Kinabukasan noon, habang nag-aalmusal kami, kinwento ng tiyahe ni Joanne na may napansin daw silang asong itim na naatambay sa may di kalayuan. Noon lang daw nila nakita yon. Napansin daw nilang paikot-ikot ito sa bahay pero hindi lumalapit. Pawala-wala din daw ito. Hindi raw nila alam kung kaming mga dayo ang binabantayan nito o yung bangkay ng nanay ni Joanne. Ako po si Alexa. Itong ibabahagi ko ay ang karanasan ng papa ko. Tawagin na lang natin siyang Ruding. Nung bata pa daw sila, ay madalas daw sumasama sila sa tatay nila sa palayan. Madaling araw pa lang noon ay umaalis na sila para hindi abutan ng init sa daan. Minsan naman daw ay sinasama din sila sa gubat para mangahoy at manghuli ng hayop na uulamin. Madalas, sila daw ni Tio Ramon ang magkasama. Kapatid niyang lalaki na pangatlo sa kanilang limang magkakapatid. Si Papa ang panganay at babae naman ang sumunod sa kanya. Isang araw daw noon ay nahiwalay si tatay kina lolo sa gubat. Napadpad daw siya noon sa isang maliit na bahay. First time daw niyang makita yon. Parang sa may bandang masukal na raw yon at walang tao, kaya nagawa niyang maglibot-libot. Nanlaki daw ang mga mata noon ni Papa nang may makita siyang mga nakabilad na karne. Dati raw kasi ay wala pa gaanong may ref. Kaya yung karne na sobra ay inaasinan at pinapatuyo sa araw para hindi masira. Tuwang-tuwa daw noon si Papa nang may makita siyang pinapatuyong karne. Agad siyang natakam. Kaya naman daw di niya napigilang kumuha noon. Marami raw ang nakabilad kaya kumuha siya ng 3 piraso. Malalaki pa raw ang pagkakahiwa nun. Hapon na nang makauwi siya nun at alalang-alala si lolo sa kanya. Kinagabihan daw ay tinimpla ng nanay nila ang dala niyang karne. Binigaan daw niya yon ng kalamansi at iihawin nila. Pero nagulat daw noon si lola dahil nung pigaan daw niya ng kalamansi yon ay biglang nag-iba ang kulay ng karne. Naging dark brown daw. At biglang umalingasaw ang nabubulok na amoy. Hinugasan pa daw ulit yun ni Lola, pero ibang iba na raw ang itsura ng karne. Nabubulok na raw talaga nun at may maliliit na uod na. Inamoy pa daw niya yon at nasuko na lang daw ito dahil nakakasulasok talaga ang amoy. Hindi na pwedeng kainin. Nang tingnan pa daw ito mabuti, ay napagtantong hindi yun karne ng hayop dahil iba ang texture nun. Alam daw noon ni Lola dahil nagbebenta daw ito minsan nang nahuhuli nitong baboy ramo at iba pang karne. Tinanong daw si Papa kung saan niya ito nakuha. Kinilabutan daw silang mag-anak noon nang sabihin daw ni Lola na parang karne ng tao yon. Kinabukasan ay sinamahan daw siya ni Lolo para puntahan nila yung napagkunan niya ng karne. Nasa asukalan na daw yon dahil hindi na yun napupuntahan ni Lolo. Tinuro niya yung bahay. May nakita daw silang isang matandang babae. May kinukuha daw ito sa isang banga. Nang aninagin daw nilang mabuti kung ano yon, nakita nilang karne daw yon na binibilad ng matanda. Pagkatapos daw nitong magbilad, ay kinuha naman ito ang mga natuyo na at nilagay sa isang basket at umalis. Duda nila ay binibenta nito ang karne. Pero papunta daw ito doon sa kabilang baryo. Nang makaalis daw ang matanda, ay sinilip nila ang banga. Agad daw nun sumingaw ang nakaasulasok na amoy. Nang ilawan daw yun ni Lolo, nakita nilang inuuod na at ang lalaki pa. Doon na raw sila nasuka at mabilis na umalis ng lugar na yon. Sigurado daw sila na hindi yun basta-basta karne ng hayop. May nakita pa nga raw si Lolo na parang mga daliri. Yung nakuha ni Papa ay inilibing daw at dinasalan. Kaya daw nauso noon ang balita ng mga nawawalang bata. Nagmamadali daw na hinila ni Lolo si Papa palayo doon sa bahay. Sinabihan siyang huwag na huwag nang babalik doon
dahil baka sa susunod ay hindi na siya makauwi pa. Hello sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Mandy. Kwento ito ni Mama nung Dalagita pa raw siya, dun sa probinsya namin sa Tarlac. Madalas daw silang tumambay noon ng mga kaibigan niya sa sementeryo. Malapit lang daw kasi yon sa bahay nila. Sa ngayon po ay wala na yung sementeryong yon at isa ng ospital. Kwento ni Mama ay masaya daw tumambay noon sa sementeryo dahil tahimik at solo nila ang lugar. Hindi naman daw sila takot noon dahil malapit lang talaga ang bahay nila. Pero nang magsimula daw na kumalat ang balita na may nawawalang mga bangkay at may humuhukay ng mga puntod, ay bihira na silang tumatambay doon. Pero hindi naman napatunayan nung una na aswang ang may kagagawan ng katulad ng sinasabi nila na kumakain ng mga bangkay. Pero sabi-sabi lang naman daw yon, kaya pinalipas lang muna nila ang ilang buwan bago muling tumambay sa sementeryo. Gabi daw noon na mapagkatuwaan daw nilang magkwentuhan at maglaro ng truth or dare. Madalas daw nilang gawin yon. Nang si Mama na daw ay dare ang pinili niya. Inutusan daw siya nung maglibot sa buong sementeryo. Umayaw daw siya dahil madilim na at kinikilabutan siya. Kaya pinaikot na lang siya sa may malapit. Pero natakot pa rin daw noon si Mama. Nang makalayo-layo na daw siya, ay may nakita daw siyang gumagalaw noon sa isang puntod. May narinig din daw siyang parang ngumunguya. Inilawan daw niya yung puntod nang dala niyang flashlight. Ganoon na lang daw ang pagkagulat niya nang makita ang isang napakalaking itim na aso na may nilalantakang karne. Lumingon daw ito kay Mama, kaya napaaripas daw ito ng takbo pabalik sa mga kaibigan niya. Niloko pa raw siya ng mga ito na parang may nakitang multo. Takot na takot noon si Mama, kaya niyaya na niya ang mga kaibigan na umuwi na. Nagtaka daw ang mga ito dahil nagmamadali na nga si Mama umuwi. Nagkwento daw agad noon si Mama kina Lolo. Niyaya daw ni Lolo noon ang kaibigan niya na puntahan ng puntod na sinasabi ni Mama. Pero wala na daw doon ang malaking aso. Buto na lang daw ang naabutan nila. Pinulot daw yun ni Lolo at inuwi para tingnan kung aling karne ang nilantakan ng aso. Kinilabutan daw sila dahil mas malaki yun kaysa sa normal na buto ng baboy, baka o ano pamang hayop. Sigurado daw sila na buto yun ng tao. Kinabukasan ay tiningnan nila kung saan yun nakuha ng asong nakita ni Mama. Nilibot daw nila ang buong sementeryo. May napansin daw silang butas na puntod. Naalala nilang parang kakalibing lang daw doon, mahigit isang linggo pa lang ang nakakalipas. Kinilabutan daw sila at nandiri noon nang makita ang mga nagkalat na laman sa damuhan. Nang silipin daw nila ay sira na rin ang kahoy na kabaong na parang may dinukot mula doon. Umaalingasaw daw ang nakadiring amoy kaya sila napalayo. Kumalat ang nangyari tungkol sa bangkay na kinuhanan ng laman ng pinaghihinalaan nilang balbal na aswang, yung itim na aso na nakita ko. Simula daw noon ay hindi na tumatambay sina Mama doon sa sementeryo. Ilang taon pa raw ang lumipas at pinalipat na ang mga puntod. Ginawang ospital ang lupain na yon. Balita rin na yung ospital ngayon ay may mga nagpaparamdam na mga multo. Siguro buod sa mga namatay na pasyente na doon ay yung mga dating nakalibing dun sa dating sementeryo. Pero next time ko na po ikukwento yung nangyari sa ospital na malapit sa bahay ni na Mama. Sana sir ay mabasa ninyo itong kwento at manarit sa inyong channel. More power sa inyo. Dahil napakakitid na. At medyo nawalan na ng komunikasyon. Kahit na magkakaiba kami ng university noon. Ay,
Mali. Dapat pala, hindi kami nawalan ng komunikasyon. Nasa kalagitnaan noon ng gabi nang magising ako. Pinainom siya noon ng pinakuluang dahon ng ampalaya. Napadpad daw siya noon sa isang maliit na bahay. First time daw niyang makita yon. Naging dark brown daw at biglang umangit at biglang umalingasaw ang nabubulok na amoy. Madalas daw nilang gawin yon. Nang si mama na daw ang pinili niya.